Hello mga ka-agrinegosyo, kamusta po kayo? At ngayon pong naka-general quarantine na po ang ibang lugar po sa Pilipinas. Ngayon, nandito po ulit kami para sa panglimang session ng ADAcademy. At para naman po sa mga bagong viewers po ng ADAcademy, ang ADAcademy po ay Facebook Live demos at seminar na tungkol po sa makinarya pang-agrikultura mula sa ADAMCO at YANMAR. Inilunsad po ng ADAMCO ang programang ito upang magampanan po namin ang aming layunin na makatulong po sa pagpapaunlad ng agrikultura sa Pilipinas. Every week po, iba-iba po ang mga topic na ibinabahagi po natin sa ADAcademy. Para ibahagi din po ang iba't ibang makabagong makinarya na makakatulong po na mapabilis ang trabaho sa bukid at mapalaki ang kita sa pagsasaka. Kasama na po yan ang ating YANMAR equipment na exclusively distributed po sa 30 branches and outlets po ng ADAMCO sa buong Pilipinas. Meron po tayong combined harvesters na pwede po sa palay, mais, at tubo or sugarcane po. Meron din po tayong mga tractors po na meron pong iba't ibang implements or attachments. Mga mechanical rice transplanters po, meron po tayong walk behind and riding type. Bago po tayo dumako sa ating session ngayong araw, icebreaker muna tayo partner. Tulad sa session natin kahapon, may mga trivia questions po kami na inihanda at ang unang makasagot po sa mga tanong natin ang siyang mananalo ng exclusive ADAMCO at YANMAR freebie. Pwede po kayong sumali dito kahit nasan po kayo sa Pilipinas. Sa lahat po ng mananalo, ipapadeliver po namin ang inyong freebies pagbalik po namin sa office pagkatapos po ng ECQ sa Metro Manila. Okay! Handa na po ba ang lahat para sa ating first trivia question? First question po. Ano pong tawag dun sa dalawang models na latest YANMAR tractors natin sa ngayon? Ito pong mga models na ito ay may smart assist na at independent power take-off na nakakatulong po para tuloy-tuloy ang trabaho po natin sa bukid at maiwasan po ang pagkasira ng drive joint. Clue po para sa lahat. Yung models po na ito ay may 51 horsepower at 57 horsepower po na engines. Comment na po tayo sa baba. Yung dalawang model name po, mismo sir and ma'am, ang mismo po nating dapat na isagot. Later po, i-announce namin ang mga nanalo sa trivia questions. Abangan po natin yan. Sa session po natin ngayong araw, pag-usapan naman po natin kung paano po tayo kikita sa YANMAR tractors. Meron po kami ilang customers na noong una po ay nagdadalawang isip na mag-invest po sa traktora. Maliit daw po kasi ang singil sa land preparation kumpara po sa service fee ng combined harvesters. Pero lingid po sa kaalaman ng marami, magandang investment din po ang traktora. Dahil wala po itong season at maaari nating magamit at pagkakitaan po buong taon. At kayong araw naman po, makakasama po natin ang manager ng ADAMCO, mga Tarim Branch po, para i-share po sa atin kung paano at magkano po ang maaari natin kitain sa YANMAR platforms. Magandang hapon po, Ma'am Cecil, at welcome po to our ADAcademy session for today. Maraming salamat, Ms. Tina at Ms. Joanne. Magandang hapon po, mga ka-agrinegosyo. Ako po si Cecil Gumayagay. Ako po ang branch manager ng ADAMCO, mga Tarim Branch. At ako po ang inyong makakasama ngayon sa ADAcademy session. At narito po tayo ngayon, mga ka-agrinegosyo, sa farm ng isa sa ating certified YANMAR user na si Mr. and Mrs. Romeo De Vera. Sila po ay masasabi natin certified YANMAR user sa kadahilan ng mula po nang magsimula ang mag-asawa sa kanilang pag-aagrinegosyo ay naging kaagapay po nila ang YANMAR at ang ADAMCO. Katunayan po mga ka-agrinegosyo, ang inyong nakikitang traktor sa ngayon ay ang kapagmamayari po ng mag-asawa. Ito po ang ating YANMAR EF725. Ang ating YANMAR EF725 po ang pinakamalaking traktor na meron po sa YANMAR ngayon. Ito po ay may 72 horsepower. Ito rin po ay naiiba sa ibang traktor dahil meron po itong katamtamang laki at saktong bigat na swak sa inyong palayan at maisan. Ang ating EF725 din ay merong unique feature. Ito po ay merong GPS at smart assist na kung saan po ay pwede na po natin mamonitor ang tinatrabaho ng ating traktora sa pamamagitan lamang po ng smartphone. Saan man lugar kayo dito sa Pilipinas o maging sa abroad man.
Ngayon po ay nalaman na natin ang mga klase ng traktor na pwede naming i-offer po sa ADAMCO, ay bibigyan naman namin kayo ng ideya kung paano ito pagkakitaan. Para po ito sa aming mga customer or investors po na gusto naming mapalago ang kanilang negosyo at kumita buong taon gamit ang kanilang traktora. Marahil, marami din po sa inyo ang nagtatanong kung paano po ba ang kitaan sa traktor. Magandang investment po ba ito at mapapakinabangan? Opo, mga ka-agri-negosyo, mainam pong negosyo o investment po ang pagkakaroon ng traktor. Kasi po, pareho lamang ito ng ating harvester at transplanter na pwede po natin iparenta o ipaservice sa mga farm owners o kaya negosyante. Pero, hindi po ito katulad ng ating harvester at transplanter na seasonal. Ito pong ating traktor ay walang season. Kaya naman po, pwede natin itong magamit at pagkakitaan buong taon gamit lamang po ang iba't ibang implements o attachment. Usually po, mga ka-agri-negosyo, ang singilan po ng traktor ay cash basis. Pero ilan sa ating mga kliyente or investor po ay pinapackage po nila ito sa tractoring service at harvesting service nila. Ang style of business po ay pautang po muna ngayon at saka na lamang po ang singilan kapag anihan. Pwedeng unos o kaya 15,000 kada ektarya po ang singilan kasama ang harvesting, ang land preparation at ang hauling service. Bukod po kasi ito sa napapabilis na po ang ating trabaho at napapatipid tayo sa gastos, ay nakakatulong din po tayo sa ating mga kapumagsasaka. Dahil po, pwede po nilang gamitin muna ang kanilang kapital sa kanilang pangangailangan sa kabukirin at saka na lamang po ang bayaran kapag anihan na po. Kanina po mga ka-agri-negosyo ay atin pong napag-usapan kung paano po ang kitaan sa ating traktora. Mangyari po, ang ilan naman sa atin ngayon ay gusto pong tanungin, magkano po ba ang pwede nating kitain sa isang taon gamit ang ating YANMAR traktor? Alam niyo po ba mga ka-agri-negosyo na depende po ito sa service na ating ipro-provide gamit ang ating traktora? Marami po kasing implements ang pwede nating ikabit sa ating traktora na pwedeng gamitin sa iba't ibang gawain. Po sa ating pagpreprepara sa ating bukid o land preparation ay maaari rin po natin gamitin ang ating bukirin sa iba't ibang gawain. Pwede po natin itong gamitin paghatak ng kinabahan sa panahon ng anihan o iba pang harvesting services, land development, construction, at ang transportasyon. Ito po sa Pangasinan, tuwing nagsisimula ang taon o buwan ng Enero, ang ilan sa ating mga magsasaka po ay busy na po sa paghahanda ng kanilang bukirin para sa dry season. Gamit po ang kanilang rotovator implement, ay pwede po silang magparenta at kumita po ng 2,500 to 4,500 kada ektarya kapag single pass. At kapag double pass naman po ay pwede rin pong madoble ang kanilang kita. Halimbawa po, ang average rental fee ay 3,000 kada ektarya at ang mid-size tractor po ang ating gagamitin na kung saan po ay kaya pong tumakos ng hanggang 6 na ektarya kada araw ay pwede po tayong kumita ng 18,000 kada araw gamit lamang po ang ating rotovator implements. Pagdating naman po ng Pebrero, ang ilan pong lugar dito sa Pangasinan po ay naghahanda na po sa pag-harvest ng itinanim na mais noong nakaraang taon. Kaya naman po, ang ating traktor ay pwede rin po nating lagyan ng trailer na kung saan po ay pwede nating ipanghatak sa kinaban ng mais. Ganun din po sa buwan ng Marso at ng Abril, na kung saan po anihan ng palay sa ilang bahagi ng lugar dito sa Pangasinan. Sa hauling po, maaari naman po tayong kumita ng 20 pesos kada kaban ng palay. Halimbawa, nakapag-harvest po tayo ng 300 kaban sa 3 ektarya sa loob ng isang araw, maaari po tayong kumita ng 6,000 kada araw sa paghahatak ng kinaban sa tuwing anihan. Buwan naman po ng Mayo ay nagsisimula na pumuli tayo sa paghahanda sa main cropping. Bukod po sa rotovator ay pwede po tayong gumamit ng disc plow. Lalo na po sa mga dry field o matigas na lupa. Gamit po ang disc plow para basagin ang lupa ay pwede po tayong kumita ng 2,000 to 4,000 kada ektarya. At saka na lamang po natin ito pipinuhin gamit ang ating rotovator na kung saan po ay additional po 2,500 to 4,500 per ektarya ang pwede nating kitahin. So makatotal, 20,000 gross income po buong araw ang pwede nating kitahin sa land preparation. Pagkatapos po nating makapagtanim sa buwan ng Mayo, usually po ay off-season po ang buwan ng June at July. Kaya naman po, sa buwan ng Hunyo, kung kailan po maraming construction projects tulad ng sa gobyerno, pwede natin gamitin ang ating traktor sa construction services.
Maaari po nating iparenta ang ating traktor gamit po ang ating front-end loader na kung saan po ay pwede po tayong kumita ng 1,500 kada oras para po sa pagbubuhat ng construction inputs tulad ng buhangin at kongkreto. Katumbas po nito ang gross income na 12,000 sa loob ng 8 oras na trabaho sa isang araw. Sa tuwing buwan naman po ng July na kung saan po ay bukod sa construction services, ay pwede rin po natin gamitin ang ating traktor sa transportasyon. Pwede po natin itong lagyan ng cart o trailer na may upuan na kung saan ay kaya nito maglulan ng hanggang 20 katao kada biyahe. Mga ka-agri-negosyo, sa buwan naman po ng Agosto ay nagsisimula muli tayo sa pag-aharvest ng ating main crop na kung saan po ay hinihintay din po natin ang peak season sa buwan ng Setyembre. Dito po ay pwede po tayo muling kumita ng 20 pesos kada kargada ng kaban na palay. Pagkatapos ng anihan sa Setyembre, magsisimula po muli ang ating paghahanda para naman po sa pagtatanim ng mais. Sa buwan naman po na Oktobre ay usong-uso po ang trailing harrow o estable na kung saan po ay nasa 1,500 to 2,500 ang renta ng traktor na may trailing harrow. Saka naman po gagamitin ang ating rotavator kapag pipinuin na ang lupa. Kaya naman po, pagkatapos pong maihanda ang sakahan, simula na po naman ang taniman pagbukas ng Nobyembre. Ito po ang makabagong pagtatanim ng mais gamit ang YANMAR corn seeder. Pagdating naman po ng buwan ng Disyembre na kung saan po ay uso ang retail or trading para po pagdating ng Pasko, pwede po natin ulit ilagay ang ating multi-purpose cart na traktora na kung saan ay pwede po natin gamitin po ito bilang isang roving market. Level up ang iyong sideline na shopping business gamit ang traktora para po maidala natin ang inyong produkto sa iba't ibang lugar. Mga ka-agri-negosyo, yan po ay ilan lamang po sa mga pwede nating pagkakitaan gamit po ang ating YANMAR traktor. Tunay nga pong napakagandang investment ito dahil po makikita po tayo ng buong taon gamit po ang ating YANMAR traktor. Baka meron po kayong pwedeng maidaragdag na pwedeng pagkakitaan gamit po ang ating traktor. Pwede niyo pong i-comment sa baba para po ma-share natin sa lahat. Mula po dito sa mga Terem Team, maraming salamat po sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat din Ma'am Cecil sa pagbabahagi po kung paano kikita ang ating mga ka-agri-negosyo sa mga traktora. Panalo talaga ang investment sa YANMAR Tractors dahil maaari itong pagkakitaan buong taon. To summarize po, narito ang ilang services na maaari natin gawin at pagkakitaan sa YANMAR Tractors. Gamit po ang iba't ibang implements o attachments. Unang-uno na po yan, ang pinaka-common na gamit natin sa ating traktora na pang-araro o land preparation po. May compatible models po ang YANMAR Tractors na rotavator, disc plow, polyplow at trailing harrow po, kaya pwede po natin itong gamitin sa iba't ibang sakahan tulad ng palayan, maisan, kulayan, at pati na rin po sa sugarcane plantations po. Pagkatapos po ng land preparation, maaari na po natin gamitin ang YANMAR Tractors po during plantation po ng mais natin o planting season po ng mais natin. Tulad po ng naipakita po ni Ma'am Cecil kanina, meron po tayong 3-in-1 corn seeder po na kung saan nagbubungkal, nagtatanim at naglalagay ito ng fertilizers po. Isang pasadahan lang po yan, kaya mas matipid po sa diesel at mas matipid po sa oras. Pagdating naman po ng anihan o harvest season po natin, maaari rin po natin itong gamitin panghatak ng mga kinaban. Alagyan lang naman po natin ito ng multi-purpose trailer bed tulad ng ADAcart po. At marami na po tayong ani o farm produce na maaaring iangkat mula sa bukid. Usong-uso na rin po ngayon yung trading sa komunidad po natin, kaya pwede rin natin isakay ang mga produkto po at going roving market ang ating YANMAR Tractors po. Bukod po sa tulong ng ating YANMAR Tractors na mapabilis po at mapagaan ang ating gawain sa bukid, maaari rin po natin itong pagkakitaan kahit na off-season po.
Tama ka dyan, partner. Maaari rin natin itong gamitin o ipang service sa mga construction at land development projects. Meron pong compatible na front-end loaders at front-dozers ang YANMAR tractors. Gamit pa rin ang multi-purpose trailer tulad ng ADAcart, maaari rin pong gawing transportasyon ang YANMAR tractors at pagkakitaan. Yung ADAcart po, halimbawa, kaya nitong magsakay ng hanggang 20 na katao. Marami pa pong ibang aktibidad na maaari natin pagkakitaan gamit ang YANMAR tractors dahil maaari po natin itong lagyan ng iba't ibang attachments. Trivia question ulit tayo, partner. Para naman po sa ating pangalawang trivia ngayong session, ano naman po ang tawag sa dalawang latest model ng YANMAR Combined Harvester? Ito pong models na ito ang nag-iisang series ng YANMAR na Combined Harvester po na demanubela na po or steering wheel na po siya at may smart assisting po ito. Meron po tayong 70 horsepower and 85 horsepower po na mas talagang pinalakas po para mas maganda po ang performance at mas mabilis po ang ating anihan. Para manalo po kayo, dapat yung models po na ilalagay po natin is dalawa. I-comment na po natin yun sa baba. For our third and last question for our session today, ang anong mga implements po ang pwede natin i-attach sa YANMAR? Kanina pinakita po ni Ma'am Cecil kung magkano po potential income sa bawat implement na ito. Mag-comment lamang po kayo ng dalawang implements na pwedeng i-attach sa YANMAR tractor po natin. At may chance po kayo na manalo ng exclusive giveaways mula sa ADAMCO at YANMAR. After this session po, i-announce natin yung mga nanalo ng freebie. Kanina po, isa-isa po namin sinagot ang inyong mga tanong sa ating comment section. Patuloy lang po kayong mag-comment ng inyong mga katanungan at isa-isa po namin yung sasagutin kahit tapos na po ang ating Facebook Live. Maaari nyo rin pong i-comment kung meron kayong suggested topic for ADAcademy. At pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na sessions po natin. At para naman po sa mga ka-agri-negosyo namin dyan na nais mag-avail ng YANMAR tractors at iba pang servisyo ng ADAMCO, available po lahat ng product and services ng ADAMCO in all branches nationwide mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan po, pwede nyo po makita sa screen natin ang pinakamalapit na branch po sa inyong lugar. At kung may mga katanungan pa po kayo, pwede po kayong mag-chat sa ADAMCO official page. Patuloy pa rin po ang pag-share nyo sa mga ADAMCO FB post para matulungan ang mga kaibigan nating magsasaka at maging updated po sa promos and events ng ADAMCO at YANMAR. Maaari rin po kayong mag-text or tumawag sa ADAMCO customer hotlines na 0917-723-2626 or 0917-323-2626. At dito po, nagtatapos ang episode 5 ng ADAcademy. Sana po ay natulungan po namin kayo at maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta sa aming programa. Patuloy pa rin po ang pagsuporta ng ADAMCO at YANMAR sa ating mga magsasaka at mga business entities po na naging frontliners po natin ngayon. Mabuhay po kayo at maraming salamat. Kita tayo sa ADAMCO! Kita-kita sa mata para kita-kita sa bulsa. Maraming salamat po ulit at ingat po tayong lahat. See you again next week po!